escaleras. O yung kwintas na binibintang mo sa akin. Malapit ka na rin lumabas dito. Ang sabi ni Renato, iuuro na niya ang demanda. Palabasin niyo ako dito! Buksan niyo to! Buksan niyo to! Gusto ko silang makita! Pasensya ka na talaga, iha. Pero hindi pwede. Sandali lang! Nakikiusap ako sa inyo! Palabasin niyo ako dito! Napatunayan kong hindi ikaw ang laman ng puso ko. Huwag mo na akong asahan. Di na ako babalik. Gusto ko na ring makipaghiwalay. Ipapaayos ko na mga papeles sa abogado. Kalimutan mo na ako, Marimar. Para sa'yo din ito. Seryo. Niloko niya ako. Niloko ako ng seryo. Ginawa lang niya akong tanga. Karamihan talaga ng mga lalaki, sasaktan ka lang. Pasensya ka na kung dinidiretso na kita, ha? Pero ang lalaking yan, hindi kanya talaga mahal. Kung ganito ang ginagawa niya sa'yo. Pero hindi ko matatanggap ito, Coratia. Di sa masamang panaginip ito. Nalalaginip lang ako. Isang bangungot, Coratia. Pero malinaw ang mga sinabi niya dito. Sa'yo ito nakapangalan, ano, hindi ba? Para kay Marimar. Gising na gising nga ako. Totoo nga lang. Hindi niya ako mahal. Hindi niya ako minahal. Hindi, hindi, hindi! Yung babaeng bumisita sa'yo, hindi ba siya mismo ang nagsabi ng tungkol dito? Hindi na babalik ang asawa mo. Oo, alam ko. Alam na pala niya ang Helga. Siguro sinabi na ni Serio. Pare-pareho lang sila. Lahat sila! Napakasama nilang lahat! Sa seryo, kagaya na rin nila. Napakasama niya. Ginawa niya lang akong tanga. Lagi mo nasa isip si Marimar. Mukha kang interesado ka sa kanya kahit hindi mo sabihin sa akin. Marimar. Hindi ko maintindihan ang puso ko. Pero pangako ko, nababalikan kita dyan. Tingnan mo, tayong dalawa na lang ang nasa bahay na ito. Isa pa, naiirita na rin kasi ako sa kapatid kong si Antonieta. Hindi magandang nag-iisa ka lang kasi buntis ka. Huwag ka mag-alala. Tsaka bukas ng umaga pumunta ka sa estasyon ng polis para iurong ang kaso. Para makalabas ng hampaslupang yun sa kulungan. Bigyan mo rin ng pera yun para makalis na siya ng bayan. Saan ko naman kukunin ang perang yon? Ibibenta ko yung bracelet. Hindi ko naman yung ginagamit. Ona, alam ko narigalo mo yon pero hindi lang naman yun ang narigalo mo. Eh, si Serio. O bakit? Hindi ko alam kung paano ko sa kanya ibabalita. Ikwento mo lang. Pero wag mo nang babanggitin yung pagnanakaw at saka yung pagpapakulong ko. Sabihin mo na lang sa kanya na nasunog yung bahay kubo ng asawa niya kaya lumayo na. Wala na siyang pamilya. Tsaka binigyan mo ng konting naipon mo. Pero isang araw nalaman mo, wala na siya rito. Hindi siya maniniwala. Eh di problema niya yun. Pero mukha namang hindi na nga siya babalik. Sana mabilis nang lumipas ang panahon. Lilipas din ito. Malapit na. Makakalimutan din ang mga taong pangyayaring ito. At ang hampaslupang si Marimar ay habang buhay nang mawawala sa buhay nating lahat. Ayaw niya sa akin. Galit sa akin ang mga tao sa hasyenda. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Ay nako, may mga tao talaga masasama ang ugali. Nang dahil sa kanila, namatay sa sunog ang lolo at lola ko. Tama ka. Oo. Kasalanan nila yun. Kasalanan ni Angelica. Kung hindi niya ako pinakulong at pinagtintangan, hindi siguro namatay yung mga lolo at lola ko. Siyang dapat sisihin sa mga nangyari sa amin. Sila ng aking asawa. At ngayon nakatanggap ako ng sulat na nagsasabing hindi niya na ako mahal at hindi na siya babalik kahit kailan. Kalimutan mo na yun, Marimar. Ay, paano ko yung kakalimutan? Parang gusto ko nag-isumpa ang buong mundo.
Hoy, iha, huwag ako. Wala akong nalalaman sa nangyayari sa'yo. Alam mo, masyado nilang sinaktan ang puso ako. Parang gusto kong tumakbo at batuhin ang lahat ng mga taong makikita ko sa daan. Sana meron akong lakas ng loob na patayin ang mga tao na yon. Gaya ng ginawa nila sa lolo at lolo ko. Eh di unahin mo na lamang yung babae na bintangera, tapos isunod mo asawa mo. Hindi. Siya ang unang-una kong papatayin. Oo, Kuratcha. Siya ang una kong papatayin. Napupuot itong puso ko. Napuno ng matinding galit itong puso ko. At kahit na bumalik siya ulit at humingi ng tawad sa mga nangyari, hindi ko na siya patatawarin. Magandang gabi, Padre. Magandang gabi. Kailangan mo raw ako makausap. Nagulat ako kasi gabi na. Hindi ba ikaw ay nangako kay Marimar na palalabasin mo na siya sa loob ng kulungan? Bakit nakakulong pa rin siya? Bukas na bukas din, iuurong na ng asawa ko ang demanda. Kaya siguro mga bandang tanghali na siya makakalabas ng kulungan.